Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And today, maganda na yung sikat ng araw, no? Pagtapos ng sobrang nakakatakot na bagyo, ito yung sitwasyon natin ngayon. So, kakabalik lang din ang kuryente namin dito sa Bulacan, pero wala pa kaming tubig. So, ito, kamustahin natin yung pinagsama natin na reader natin kahapon, no? So, ayan. So, maganda na yung banding nila. So, good as pair na sila today. Tapos, ito naman yung sitwasyon ng ating mga inakay, no? So, malapit na natin i-out yan, no? Papunta dun sa ating raffle board. So, mamaya, bibigay ko na sa inyo yung instruction kung paano makakasali dyan. And then, yun, maraming salamat at okay na okay din yung ating flyer slope, no? So, maganda talaga yung pagkakalagay ng tali natin dun. So, although, nung madaling araw nga, nung bagyo mismo, kasagsagan ng bagyo, is, sobrang nag-aalala ako kasi yung mayanig, eh. Naririnig ko sa loob ng bahay yung paglagabog ng ano yun, ng kulungan. So, akala ko talaga tatangahin. Buti na lang, wala nangyari. Tara! So, nandito na tayo sa taas, mga kalapatid, sa ating tire slot. And eto, ayan no, may bumungad. Nakita nyo ba? Ayan, si Wanda ng itlog. So, noong last time nakakita ko dyan ng itlog na basag. So, dito sure kung kay Wanda or kay Esmeralda, no? So ito confirm malamang sa kanya dahil inuupuan niya, no? Hindi pa natin, hindi ko pa yan nag-check kung basag or buo, no? Kung makapansin nyo, nakapadlock pa yung ating flyer slope. So tara, slipin natin. So ito na nga ang ating sitwasyon. So ito yung bumungad sa akin pag akit ko dito, no? So slipin natin ang buo. Uy, tiga lang, baka lumabas. So good thing, buo yung itlog ni ano, no, ni Wanda. So isipin ko kung dito ko nalalagyan ng itloga, no, so magkakaroon tayo ng pagbabago or setup dito sa ating flyer slope. So wait lang, kukuha muna ako ng mga pang setup para sa kanila. 2 hours later. Ito na yung naging setup ko dito, mga kalapatids. So yung makapansin nyo, yung nandyan na yan is yung upuan namin sa baba, yung pinaglalapagan ko ng young bird. Tapos nag-setup ako ng pugaran, no? So nangyari kasi, kaya nung lagay ako ng ganyan is para nga naman hindi maaalog yung itlog, tsaka naaanggihan kasi ng bahagya dyan, eh. So yan is try lang, kung uubra at magkakasimila after 5 days, mananatili na yan ng ganyang setup. Pero kung sakasakali, tatanggalin ko rin naman agad. So bad thing lang, no, hindi ako makapaglinis today ng ating flyer slope, kaya gawa ng walangan tubig dito sa amin. Pero mamayang hapon, pag nagkaroon ng tubig, sigurado maglilinis tayo kasi medyo marungis na yung ating kulungan, no. So ito yung setup. So kahapon pinakita ko na to dun sa isa kong vlog na nauna, no. So hindi ko pa yun na-upload, siguro maya-maya lang ng konti. So ayan yung setup. So maganda yung pagkakalubid natin. So walang nangyaring disgrasya sa ating loop. Tsaka itong pinaka-bubong, no. So hindi naman na paano. So pali-pali natin sila, nagra-rumble na naman dito. Hawak ko yung kulay puti natin na ibon na pinagay sa atin kasi hindi pa tumaamo, eh. Try natin magpakawala today. Nilinisan ko na yung tubigan, yung patukan na lang yung aayusin ko, no. So si puti, ayun na, nabubugbog siya rito, kaya ngayon lang siya nakatuka, eh, nakakain. Meanwhile, so yan na, naiwan na dito si Wanda, kumakain na, at saka si puti. Yung tatlo natin flyers, tumilipad na. So check natin after 5 days itong kakabuga lang na itlog ni Wanda, no. So yan yung setup natin ng nest niya. Pagka umubra at merong similya, so dyan na lang yan. Pero pagka hindi, kalas ulit dyan para sa space kasi ng ating flyer slope. Masyado lang kasing maliit, so limitado lang yung kaya natin ilagay dyan, no. So maganda na yung sikat ng araw today, ayan na. So masakit na siya sa mata, rumoronda yung, o may sumama na isang ibon sa atin, no. So yun, atin yung bandaron na ibon. May sumamang isa, hindi ko alam kung saan galing yun.
So antabayan na natin, hindi ko siya masyadong makuha na ng video gawa na nakakasilaw na yung sikat ng araw. Okay na yung mga tires natin mga kalapatids, bumaba na. Medyo sikat na dyan yung haring araw sa ating kulungan, no? So magkakagulo na naman sila dun. Kasi andun yung siga. Ang siga na ngayon dyan, si Vision. Tapos dako tayo sa breeder's loop natin. Sa breeder's cage pala, breeder's cage. So eto ang latest update, no? Alam kung bakit ganyan agad ang pinapakita ng dyan abdo natin kasi nakaupo na agad. Pero alam mo kasi ready for breeding na to, kaya ganyan. So pair na siya. So maganda yung kinalabasan ng pagpapapares natin dito sa dalawa na foundation board. So ayan yung ating Kaufman. Tapos yung dyan abdo. Tapos yan, nanaki na yung ating young bird. Tapos may dalawang itlog ulit. Nilagyan ko na elevated na patungan kasi nga bumabalik yung ano, no, yung inakay dun sa kugad. Naiistorbo yung paglimlim ni Sky dun sa dalawang bago niyang itlog. Kaya ganyan ang ginawa kong set up. Paano masabi? So yun nga, no? So dito nga sa video natin na to, dito ko na i-reveal yung magiging instruction para sa para-raffle bird natin dito sa young bird natin sa baba. So yung isa dyan, papang-raffle natin. So ang ganito lang naman, basic lang naman yung gusto kong mangyari, no? Siyempre, kailangan nyo lang mag-comment dito mismo sa video na to kung gusto nyo sumali. So kailangan nyo lang i-comment yung pangalan nyo, contact number, tsaka yung mismong address. Kahit hindi complete address, specific address lang na kunyari, Bulacan, Pampanga, Quezon City, ganun lang. Tapos pag nabunot ko kayo, kukontayin ko kayong sa cellphone number. Tapos doon na, pwedeng ipalalamove or kung kaya nyong i-pick upin dito sa aking loft yung para-raffle bird natin, mas okay, no? Para ma-meet ko kayo in person. So yun, basic lang naman. Pero syempre, doon sa comment na yun, meron pa siyang additional na instruction. Siyempre, dapat naka-subscribe ka sa atin dito sa YouTube channel natin na EA Love TV, no? Subscribe tsaka naka-hit yung notification bell. Tapos kung medyo kaya pa ng time nyo, meron din tayong EA Love TV na group page tsaka page mismo dyan sa Facebook. So yun lang naman, basic lang naman yung gusto ko na instruction para sa ating para-raffle bird. So for the meantime, dito sa taas naman yung foundation bird natin. So siguro aabot pa yan ng mga isa't kalahating buwan hanggang dalawang buwan bago makapagpapisa ng kanilang inakay, no? Pero yan, bala ko rin, yung isa magiging itlog din yan. Magre-release din tayo, magpaparaffle din tayo. At ito pa yung aking magandang balita, no, para sa EA Love TV, no. So nasa 790 plus yung subscriber natin. So target ko pag naka 1000 subscriber na tayo dito sa EA Love, so magpaparaffle din ako ng ito training box. Gaya nito. Yan. Yan na fold na training box. So ito is capacity niyan ay 3 to 4 capacity, no. So, magpaparaffle din ako niyan basta ma-hit natin yung 1,000 subscriber. So, same lang din naman yung magiging instruction ko dyan. Comment lang yung name, contact number, tsaka address. Kung sino yung mananalo, papalalamove natin or kung kayang pick upin dito sa ating loft. So, ibibigay natin. So, yan is pag naka 1,000 subscriber na tayo dito sa EA Loft, no? So, abang-abang lang. So, sana ma-hit natin bago mag-end of yung year na to. Nitong December is ma-hit ko na yung 1,000 subscriber para makapagpalapag tayo ng training box. So yun muna yung update natin for today's vlog dito sa EA Love TV. So maraming salamat sa mga solid supporter natin. Then shout out dun sa madalas nagko-comment at nanonood ng ating mga na-upload na video. So maraming salamat talaga sobra. So sana ma-hit na natin yung 1,000 subscriber bago matapos nung taon na to. So yun lang. So maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. God bless.